Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ikalawang kabanata. Pinasya kong wag na munang pumunta riyan upang hindi kayo muling madulutan ng kalungkutan. Sapagkat kung dudulutan ko kayo ng kalungkutan, sino pa nga aliw sa akin? Hindi ba kayo rin? Kaya, sumulat muna ako sa inyo. Ayoko sa pagpunta ko riyan ay dulutan ng lungkot ang mga taong dapat magpaligaya sa akin. Sapagkat natitiyak kong ang aking kaligayahan ay kaligayahan din ninyong lahat. Ang puso ko'y puno ng lungkot at pag-aalala ng sulatan ko ngayon. At maraming luha ang tumulo habang sinusulat ko yun. Sumulat ako sa inyo, hindi upang kayo'y dulutan ng kalungkutan, kundi upang ipadama sa inyo kung gaano kalaki ang aking pagmamahal. Kung may nagdulot ng kalungkutan kanino man, hindi sa akin ito ginawa. Hindi sa pinalalaki ko ang bagay na ito, pero ang totoo, kayong lahat ang dinulutan niya ng kalungkutan. Sapat na ang parusang iginawad sa kanya ng nakararami sa inyo. Dapat na ninyo siyang patawarin at aliwin upang hindi naman siya tuluyang masiraan ng loob. Kaya nakikiusap akong ipadama ninyo sa kanya na siya'y mahal pa rin ninyo. Ang isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo noon ay upang subukin kayo at alamin kung sinusunod ninyo ang lahat ng ipinangaral ko sa inyo. Ang sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung meron man, ay pinatawad ko alang-alang sa inyo sa harapan ni Kristo. Upang hindi tayo malinlang ni Satanas, hindi ligid sa atin ang ibig niya mangyari. Nang dumating ako sa Troas upang mangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon upang maisagawa yon. Ngunit hindi rin ako mapanatag sapagkat hindi ko natagpuan doon ang kapatid na Tito. Kaya ako'y nagpaalam sa mga taga roon at nagtuloy sa Macedonia. Ngunit, salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Para kaming mabangong samyo ng insensong inihahandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang gumawa ng mga bagay na ito? Hindi kami katulad ng iba riyan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip, bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong katapatang ipinapangaral namin ito.